Hello mga kabayan, welcome to Tesla Pinas in Stocks Investing. So sa episode po na ito, sasagutin natin yung tanong na bago pa lang ako dito sa Stocks Investing, kung ako ba'y bibili or kung ako ba'y magbabuy o magsasell ng stocks, okay lang ba kung gawin ko to sa pre-market? So ano naman ang consequences kung ako'y magbabuy or sell sa pre-market? Panoorin po niyo to. Alamin muna natin ano nga ba yung pre-market at ano naman yung post-market. So basically, para po sa mga bagong stocks investor, ang regular market trading talaga is 9:30 a.m. Eastern Standard Time, at magko-close naman ito ng 4 p.m. Eastern Standard Time. Parang so kung nasan po kayo, saan bansa po kayo, o ano yung time zone, i-check nyo po yan kung ano yung corresponding time naman sa inyo. So basically, itong tinatawag natin pre-market is yan yung depende yan eh. May mga brokers na nag-a-accept ng trade pre-market or post-market depending sa mga time frame. So ibig sabihin nito is kumbaga pwede tayong mag-buy, pwede tayong mag-sell before pa lang yung actual na market talaga na trading hours. So ito yung tinatawag na pre-market or post-market trading. So, recommended ba ito na mag-buy ka or mag-sell ka pre-market or post-market trading? So, base na rin sa mga experts, sa mga analysts ng stocks trading, kadalasan hindi ina-advise na mag-buy or sell tayo nitong pre- or post-market trading. Bakit? Kasi dito sa ganitong time frame, bibihira pa lang yung volume ng shares na pwede mong i-trade. At saka itong trading hours na to is yung mga news na nababasa natin at before pa lang yung open ng market. Kumbaga depende sa kung paano natin naiintindihan yung mga na-release na news ng mga companies, possible na actually bumaliktad yung trend pagdating na sa actual na open market. So halimbawa, meron tayong nabasang isang article na tungkol sa company na to na parang maganda yung, let's say, yung kanilang deliveries. Pero dapat ang suggestion ng mga experts, o kumbaga ang talagang dapat mong intindihin is ano ba yung sentiment ng market talaga? Ano yung magiging reaction talaga ng market dun sa news na yun? So kung tayo ay magbabuy or sell pre-market or post-market, limited lang yung mga investors na nagtitrade during that time. At kadalasan pa, actually, yung mga traders during that time, nagsushort yan lang sila. So, ibig sabihin na nagsushort is, inaabangan nila yung maraming mga buyers na pumapasok. At pag nakita nila na medyo umakyat yung price, doon sila nag-take ng profit. So, kung isa tayo sa mabibiktima ng mga yon, yun ang isa sa mga consequences na iwasan natin. So bakit mas advisable na mag-trade tayo doon mismo sa normal na market trading hours? Kasi from the time na pumasok or mag-start yung trading, let's say from 9:30, makikita natin agad yung fluctuation. Medyo may difference na yung fluctuation ng market price kumpara natin doon sa naging market price niya pre-market at doon sa 9:30 na pagka-open niya hanggang sa buong trading hours na yun. Kasi mas marami yung volume na ng traders na pumasok, at kung ano yung takbo ng market price na yun is yun yung reaction na mismo talaga ng mga tao. At for example, bullish sila dahil dun sa mga nabasa nilang articles or news. So ibig sabihin, karamihan ng mga investors nagbe-bid sila, or kumbaga interesado silang bilhin yung stocks na yun, kaya nag-uptrend talaga siya. So ibig sabihin, yun yung pagkakaintindi nila dun sa article na yon or sa anumang naging balita sa company na yon. Ayun, kung tayo ipapasok or mag-buy or sell tayo ng pre-market nang limited yung understanding natin sa news na yon, possible na yung pala iba yung interpretation ng karamihan na investors dun sa balita na yon. Possible na negative pala yung impact. So sa isip natin, tayo ang naging interpretation natin is more bullish tayo kaya tayo nag-buy. Pero eventually, nung nag-open yung market,
at pumasok na lahat ng mga investors and traders is yung majority na interpretation pala dun sa naging report na yun is negative. So ano magiging resulta? So ibig sabihin, magsisell yung mga karamihan, which is ikaw pumasok ka na, for example, at that level, magsisell yung market. So ibig sabihin, ikaw yung isa sa nabiktima nung maling pagkakaintindi sa article na yun. So kaya bakit laging ina-advise na hanggat maaari iwasan yung pre-market or post-market trading, kasi itong time frame na to kadalasan yung mga bihasa na sa trading yung pumapasok sa time frame na to. So ang pinaka advisable is mag-trade tayo dun sa mismong normal hours na 9:30 AM to 4 PM Eastern Standard Time. Kasi kita natin yung volume na maraming traders na pumapasok. Kumbaga, meron tayong time na bago natin i-hit ang buy button, nakikita na natin muna kung ano ba yung nagiging trend. Pwede tayong maghintay muna, let's say, ng mga first 15 minutes or 30 minutes. Alam na natin, from pre-market to open market, usually kapag maganda talaga yung news or talagang positive yung impact dun sa isang company, makikita na agad natin na medyo paakyat ang trend ng market price. So dun tayo sumabay na kung ano man yung naging sentiment ng tao, dun tayo sumabay na mag-bid or mag-buy ng shares. Hindi yung nauna na tayo kaagad na bumili on top na pagdating ng open market is negative pala or hindi pala maganda yung balita na yun. So yung karamihan ng investors sell yung kanilang sentiment. So dun tayo na nalulugi. So yun ang pinaka-importante nating tandaan. Kung tayo, lalo-lalo kung tayo pala ay mga nag-uumpisa pa lang sa stocks investing, mas mabuti nang dun tayo sa regular na trading hours kasi nakikita natin yung reaction ng karamihan ng mga investors dun sa isang stocks company na gusto natin, kumbaga interesado tayong bilhin. At mapag-aaralan din natin kung yung bang naging up ng market price niya from the open market is mataas na ba yun or nasa bottom pa ba siya? Nasa momentum pa ba lang ng pang-akyat yung market price ng isang stocks company. So usually, ako personally, kapag ako mayroon akong company na interesadong bilhin, initignan ko muna at least yung mga first 15 to 30 minutes after ng mag-open yung market. At titignan ko kung ano ang magiging trend ng isang market price. Saka ako ngayon papasok kung alam kong reasonable price yun at hindi pa naman siya nasa all-time high. So yun lang pong i-advise ko sa ating mga kababayan. So kung bago po kayo sa channel na to, please consider to subscribe at makakatulong man to sa mga kaibigan po natin, i-forward nyo lang po yung link ng aking channel at huwag nyo na rin po kalimutang mag-like kung tingin nyo po nakatulong sa inyo to. At marami pa po tayong pag-uusapan at marami akong i-upload ng mga videos sa mga susunod na araw para makatulong sa ating mga kababayan na maintindihan kung ano ba itong tinatawag na stocks investing, ano ba yung mga basics. So thank you very much for watching, mga kabayan, at sana po lagi niyong suportahan ang channel natin, and God bless.